akin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman ay natutulog sa templo sa may kabanang tipan. Nang magmabadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag uli siya ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli."
Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-Seba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, di mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong sala ay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin ay iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay
nina Simon at Andres, kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang binan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga alagad. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam po natin na tayong mga Kristiyano at sumusunod sa Panginoon ay laging nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Pero alam din natin, mga kapatid, na merong mga pagkakataon na kahit malakas yung ating pananampalataya at pagtitiwala, merong mga oras at pagkakataon na nandoon din ang ating pagdududa. Sa mga oras na tayo ay humaharap sa pagsubok, minsan tinatanong natin ng Panginoon, "Nasaan ka?" Kapag tayo ay humaharap sa problema, minsan natatanong natin ng Panginoon, "Totoo nga ba ikaw?" Malakas ang pananampalataya, malakas ang pagtitiwala, pero umaabot sa punto na meron tayong pagdududa. Meron tayong mga katanungan. Pero mga kapatid, kung napakinggan po natin ng maigi ang ating ebanghelyo, tila patuloy tayong pinapaalalahanan ni Jesus na siya ang unang aabot sa atin. Na siya ang unang lumalapit sa atin. Sa atin pong ebanghelyo, ang kanyang mga alagad, hinahanap ang Panginoon. Bakit nila hinahanap si Jesus? Dahil marami ring naghahanap kay Jesus. Yung mga taong naghahanap ng kagalingan, yung mga taong gustong makita ang Panginoon, yung mga taong gustong makatanggap ng biyaya at grasya ng Panginoon. Pero mapapansin natin doon sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako. Di ba isang pagpapakita ito sa atin, mga kapatid, na ang mahal na pong Jesus Nazareno ang siyang naglalakbay upang abutin ang bawat isa sa atin. Kaya nga, kung meron tayong pagdududa, minsan hahayaan natin na kumilos ang mahal na pong Jesus Nazareno at sabihin sa atin, "Huwag kang mag-alala. Nandito ako, sasamahan kita." Sa mga oras na tayo ay puno ng pigati, na akala natin tayo ang dapat lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, pero hindi natin napagtatanto na minsan, bago pa lang tayo lumapit sa Kanya, una na siyang nag-aabot ng Kanyang pag-ibig, awa at kamay para sa atin.
Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagkilos ni Jesus ang siyang unang pagkilos para sa atin. Kaya nga, kung nandoon man yung pagdududa, kung minsan nandoon man yung pagdadalawang isip sa Diyos, sa mahal na pong Jesus Nazareno, tandaan mo, unang kumikilos ang Diyos. Unang naghahanap ang Diyos. Yun po yung unang mensahe marahil ng ating ebanghelyo. Ano po yung pangalawa? Mga kapatid, ang buhay ni Jesus ay buhay ng paglilingkod. Sa araw-araw, marahil si Jesus nung mga panahon na iyon, pumupunta sa iba't ibang lugar. At ano ang kanyang ginagawa? Nangangaral, nagpapayag ng salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit. At marahil sasabihin natin, nakakapagod iyon. At marahil si Jesus, tatanungin natin, napapagod din kaya siya? Kung titingnan natin mga kapatid, kailanman ang Diyos hindi mapapagod. Pero si Jesus, bilang tao kagaya natin, marahil nandoon din yung kanyang kapaguran. Pero saan kumukuha ng lakas si Jesus? Sabi sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa ilang napuok at ano ang kanyang ginawa? Madaling araw, nanalangin, nagdasal. At yun marahil ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Kung gusto natin ng tunay na kapahingahan, saan tayo makatatagpo ng kapahingahan na ipinagkakaloob sa ating ebanghelyo? Sa Diyos. Minsan ang buhay natin puno ng kapaguran. Hanap buhay dito. Pero sa kabila nun, ganun din naman ang karanasan ni Jesus. Araw-araw niyang ipinagkakaloob at ibinibigay ang sarili. Pero hindi kailanman nawala ang oras ni Jesus para manalangin. Dahil sa mga oras na nananalangin si Jesus, yan din ang mga oras na siya ay nakapagpapahinga at kumukuha ng lakas. Mga kapatid, nakakapagod ang buhay. Pero sa kabila ng nakakapagod na buhay, merong lakas na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Merong lakas na ang mahal na pong Jesus Nazareno lamang ang makapagbibigay. Kaya sana po sa buong araw na tayo ay nagpapagod, sa buong araw na tayo ay naghahanap buhay, maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Hindi man malaki, ngunit karapat dapat na oras para sa Kanya upang tayo ay makakuha ng lakas. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin. Ang Diyos ang unang kumikilos. Si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang unang kumikilos. At kung siya ang unang kumikilos, sa buhay pananampalataya natin, nakakapagod man ito, alam din natin na siya ang magbibigay sa atin ng tunay na lakas. Yan po ang hilingin natin sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang biyaya at pagkilos sa buhay natin. At hingin natin ang kanyang presensya na nawa ang mahal na pong Jesus Nazareno ang maging tunay nating lakas sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit
at mga inaalihan ng demonyo, dalihin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap. Ang ating panalangin, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamamighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas, mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Iligtas at pangalagaan mo kami. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang ating lakas. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. If you wish me to
O how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart.
Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, diluluwalhati ka namin.